guys, again, this is CINMAR Vlog and welcome to another reaction video. Well, ate pong i-react yung upload video ni Mr. Panday Mechanik kung saan naging albularyo nga itong si Panday. So, ano nga ba ang pwede niyang gawin dito sa kanyang mga pasyente o yung mga taong nagkakaroon ng sakit tulad ni Miss Ann Monsalve? Magpapagamot kaya siya or gagaling nga ba si Miss Ann dito? Well, ate po yung i-react maya-maya lang. But before that, guys, please subscribe, CINMAR Vlog, like, comment, and share nyo na din. At huwag din po kalimutan ang Panday Mechanik and Miss Ann Monsalve po. So, this is the video na kung saan po over a week na po itong na-upload sa kanilang YouTube channel. And this time po, atin na pong i-re-reaction. Well, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ng ating mga reaction video. Even though na medyo late po talaga tayo magre-react. Bakit nga ba? Dahil nga po, isang tulong na rin po natin na mapataas yung views nila before po tayo magre-react. As respeto na din po sa kanilang mga videos. So, sa kanila po itong content po. Disclaimer lang po, tayo po ay reactor. So, ibibigay din po natin yung respeto po para sa kanila. So, maraming salamat po sa pag-aantay. Kaya, let's play! And this is it, the video introduction. This is the video, guys, kung saan nanggagamot na nga itong si Panday. Ano nga ba ang kaya niyang gawin dito, guys? Kaya this is it, the video. Huwag na po natin patagalin. At 3, at 2, 1, let's play! May tanong ako sa'yo. Pag alimbawang wala kayong relasyon, tas siya, parang gusto niya magselos pero wala naman siyang karapatan. Ibigyan mo ba siya? Malakas yung kapangyarihan ko ngayon dahil albularyo ako. Kaya kong... Kahit ikaw, mami, kaya ko alamin ng sakit mo. Ganun. Talaga? Kahit nakikita ko lang ako, hindi mo ko nahahawakan? Hindi kita nahahawakan. May good days. Lumalabas yung mukha natin, kapangyarihan natin. Yung third eye natin. Pwede naman. Iba talaga si Panday, guys. Gabi, nakita yung third eye mo, Papa P. Kitang-kita lahat. Kita kahit sa kailaliman niya. Pwede naman. Naka-x-ray yata yan ah. Kahit yata nakabalot ka ng damit, makikita mo yung loob eh. Oo nga. Grabe si Panday. Pero kaya talaga, kaya ko malaman yung mami eh. Alam mo naman na yung... Sige. Sige, titigan mo kung ano yung makikita mo. Oh, sige. Gusto ko malaman kung anong sakit mo. Ganun mami. Albularyo ako. Sige, ito na parang... Si Mood ba? Ay, ito na. Ubo ka nga, mami. Ubo ka nga. Sige pa. May ubo ka. Alam na alam agad. Gusto mo pa kumating? Matching kasi baka pag humatching ako, lumipad ka sa iba. Kakabayad din ka pangyarihan ko, mami. Kaya ko rin malaman yung kahit ano, mami. Yung malaman. Sige nga. Gumawa tayo lang. Yan na. Whiteboard. Ito mo, whiteboard. Sige, daming props ni Papa. Na, Kaya ko ulaan ang... pin code ng ATM mo. Wow, sana. Ibang-iba talaga si Panday, guys. Pagdating sa kaniyang mga gagawin, talagang nakakatuwa talaga itong dalawa na to dahil nga syempre gagawin nilang lahat, guys. Bakit nga ba? Para mapasaya tayo, mag-enjoy tayo, hindi tayo maboboring sa kanilang panonood. Yung iba nga, ano pa eh, bitin pa sila eh. Kaya maging makondito po talaga tayo, guys, dahil nga iba din po yung ibibigay nilang effort para sa atin. Nag-i-effort talaga para to the max yung pagbibigay ng kilig para sa atin. Oh, ng ATM? Eh, wala akong ATM! Pwede naman! Pero ng ATM, anong po yun? Sige, hulaan mo yung pin code ng ATM ko. Pero pagkatapos nito, mami, paki-change pass na rin baka, alam mo naman. Siyempre, dapat safe. Pwede naman! Dapat safe natin, alam niyo. Sabihin mo lang sa akin yung
Ilan ba yun? Apat ba yun o ani, mami? Apat, syempre. apat lang? Apat yun. So, nasa 1 siya at 10. Hanggang 1 at 0 yun siya, ma'am. Oo. Diba? Hanggang 0, 1, hanggang 9. Lang yun, diba? Oo. Sige, try mo, isipin mo ako. Ayan na, isip na. Pwede naman, ang puso'y tinam. Ito na, mami, oh. Hirap eh. Parang, isipin mo pa ako. Nakapunto siya doon, guys. Is talagang mapapaisip siya dyan. Sige. Ganyan yun eh. Pag nagbuta ka sa ATM, di ba? Paano mo nalaman? Third eye. Pag pumipila ka ba sa ATM, nakikitingin ka ng ano, password ng iba. Ha? Pag tumipila ka sa ATM, tumitingin ka sa password ng iba. Hindi. Sinisilipan ko lang eh, nakasit naman ako, gano'n. Wala. Pag matingin mo naman, makikita mo yun lang sa laman eh, walang laman eh, zero pa rin eh. Zero Pero na-try mo na ba ako sumilip? Halimbawa sa cellphone, o kayo sa mga gano'ng klase, sa cellphone ng iba, tas nahuli ka? Ang cute nila tatlong dalawa eh. Tama na rin ako dyan sa kakitan. Yung bigla ka na huli, hindi mo pa naranasan yung gano'n. Hindi, ako lang sinisilip nila, mami. Diba? Ang dami mo. Oh. Pero, talagang albularyo ka, magpapagaling ako sa'yo. Diba mga albularyo, magaling din manghilot. Kaya ko yan! Sample ng hilot. Mga ganyan lang mga mami. Kailangan talaga ng lana yan. Para malambot. Guys, ito yung pinaka-best talaga na tandem nilang dalaw sa pagbi-video call dahil nga talagang swak na swak nila yung pag-uusap nila eh. Pagsalita pa lang ni Panday dito, pasok agad si KN. Talagang nakukuha niya yung ibig sabihin niya. Ganito, ganyan. Talagang super effective yung pagiging ano nila guys, tandem na to. Kaya maging proud tayo talaga sa kanila always and say thank you. And say thank them to Panday and Miski Ann Monsalve. Walang tapon guys eh. Lahat. Napapanganga tayo, napapatawa, napahalakhak kung ano man dyan. Super effective yung pagiging sila dito sa pagbibideo call. Kinakausap ko sila mami para hindi na sila katakutan ng mga tao. Galing dyan ni Panday. Kinakaibigan mo ganon? Oo. Patla kasi para yun. Kinakaibigan ko sila para hindi na sila yun, mga manananggal. Mga black lady, yung mga kapre, ganun. Mga white lady, mami, kinakausap ko sila para hindi sila matatakot ng mga tao sa kanila. Binibigyan ko sila ng tan. Tapatan ko sila, ganun. Tinutulungan sila. Mo sila. Pag black lady, ano binibigay mo? Yun, gluta tayo. Yung mga kapre yun. Magkapre? Gluta tayo din yun. Para at least na. Mananangal, paano bibigyan ng ano yun? Ha? Yung mananangal.
Para hindi talaga matakot yung mga tao nila, mga lodi. Para masaya lang, siguro, mami. Ang ginagawa ko is, yun na, nakahiwa yun, di ba? Oo. Putol yun. Oh, yeah, len twice ang gagamitin ko. Pwede naman, suswerte naman. Len twice. Hindi naman kakaipad yun, mami. Alam ko naman. Hindi pa naman matatakot kung len twice yung ano, manananggal. Oh, paano kung hindi mo siya mahahati ng lengthwise? Oh, ganun pa rin, crosswise pa rin yung hati niya. Paano mo siya bibigyan ng remedy? Ay, di, kung ayaw talaga nila magpahati ng lengthwise, is nanakawin ko na lang yung half body nila, yung tatago ko siya, country ko. Ako na bahala doon. Tignan ko lang kung ayaw pa nila. O kaya bigyan mo ng wheelchair. Pwede naman. Oh, pwede. Pwede naman. Kahit mga tiyanak, mami, tinuturungan ko. Dahil wala namang nagmamahal sila, nilalagay ko sila sa mga home for the children, ganun. Para bahay ampunan, ganun. Doon na sila manakot. Wala na po. Hindi pa kalat-kalat, di ba? Oo, hindi na sila makakalat. Albularyo tayo eh. Naghihintay ka ba, Papa P? Kasi sorry, ang tagal ko kanina. Hindi siya, guys. Pawala-wala tayo, ha? Ha? Ay, hindi! Malapit na kami masupuit ng aso, eh. Yung usok dito. Sorry na. Masusupuit kami. Nag-recrack tayo. Kasi nga, di ba, may school si Briley kanina. Kaya na-late ako sobra. May online class okay lang, siya. Mami. Ayaw mo naman ang patience. Oo. Chay, ito! Speaking of school, may ano ka dyan ba? Meron ka ba dyan papel at saka lapis? Pwede naman! Lapis at papel? Oo, bigay mo sa akin. Meron siguro. Bigay mo sa akin. Para buburahin ko yung past mo, tapos isusulat ko yung future natin. Pwede naman! Diyang ikaw lang! May future na tayo, mama. Tanong ko lang, mami, saan ka ba? Nagtataka ako, saan ka ba? Stick to one talaga? Saan ako stick to one? Sa'yo! Sa'yo? Ikaw, stick to one ka ba? Stick to one! Oo naman! Stick to all ka! Taga, sa akin ka lang stick to one? Oo. Sabi nila, nagsiselos daw ako. Oo. Kasi parang every week daw iba-iba. Pwede naman! Pwede naman! Sabi nila. Hindi naman. Hindi ka naman nagsiselos, mami. Hindi naman ako nagsiselos talaga eh. Oo. Pwede naman! Pwede naman! Sa albularyo ba na kaya bang magpagaling ng galit? Ha? Kaya bang magpagaling ng albularyo ng galit? O kaya! Paano? Pwede naman! Paano mo mapapagaling ang galit? Alamin namin na kung anong chance na nagagalit muna. Dapat alamin namin. Tapos? Para masolusyonan natin. Mm-mm. Gawa na natin ng solusyon. Tapos himas-himasin lang natin. Himas-himasin lang talaga natin yung good gano'n na. Kasi parang nakahigh blood yun, kaya, eh, pag gano'n eh, diba? Pwede naman! Kaya mo yan. Tapos, bihanan nga yun, gano'n. Pwede naman! Pwede naman! Parang ganyan lang. Hindi naman kasi ako galit, Papa P. Hindi ka galit. Salamat. Hindi na ako nagsiselos. Huwag ka magselos. Kasi kahit naman magselos ako, alam mo, oo nga pala, di nga pala tayo. Parang wala naman akong karapatan eh. Pero huwag ka mag-alala, mami. Ayun. Matutuloy din na yan. Hantay ka lang. Akalin. Wala! Parang hindi ka nag-score. May tanong ako sa'yo, pag alimbawang wala kayong relasyon, tas parang gusto niya magselos pero wala naman siyang karapatan. Bibigyan mo ba siya? Pwede naman! Pwede naman! Nang karapatang magselos, o kaya magalit. Kasi... Oh! Alam naman niya dahil. Oo, oh, hindi! Ganun. Ah? Oo naman! Pwede naman! So may karapatan na ako. Chanel, alam naman niya na
ako sa kanya, ganun, ganun ako, ganun. At alam naman niya na... na ganun ka? Siya lang talaga, ganun. Ganun kang ano? My goodness. Nalalakyo ako mga mami eh. Nalalakyo. So, ano, ganun ka pala. Eh, friendly ka lang kasi talaga. Nag-misunderstood lang ng iba. Oh. Okay lang naman sa akin. Wala, isang basis lang yun, mami. Kasi mga viewers, mami, alam mo naman, mga viewers. Isang basis lang. Talaga yun, mami. Wala na, hindi ko nag-a- Gawin yun, promise! Ano ba pinag-uusapan natin, mami? Pinag-uusapan natin. Ah, wala. Isang beses lang pa yun. Isang pala yung mga albularyo. Nananakot lang tayo isang araw. Nananakot tayo, ganun. Hindi na maiwasan yun eh. Nananakot ka, pero sa akin takot ka. Oh, alam mo naman na lang si anong may kianophobia ko. Alam mo naman yun. Oh. Natatakot sa'yo eh, pero natatakot ako sa iba. Bakit natatakot ka sa iba? Natatakot ako sa iba, syempre kasi meron silang tendency kunin ka. Huwag ka mangalala, mami. Alam ko naman. I have my own nose, ganun. Kahit tinatawagan nga ako eh, di ko na nga sinasagot eh. Alam mo naman na, ganun. Ano? Sino tinatawagan mo? Ha? Wala sa'yo! Wala lang yun! Tinatawagan ka, di mo sinasagot ano? Parang nag-ano na siya dito guys, yung sa Bisaya, nagsakit-sakit ba? Well, parang ano lang si Miss Kian na talaga nag-care na nga ito siya para kay Panday. Yung mga gustong gawin ni Panday para malaman din naman ni Kian kung ano yung mga pinagagawa din ni Panday. As long as nandiyan naman sila para din naman sa atin yun. Kasi sila din po yung gumagawa ng way para nga mapasaya tayo. Yung mga ganun na mga selusan, may kunting away, it's normal lang po yan as true friends. Meron gusto kong makausap, ganun. Gusto kong makausap, pero hindi, ano? Hindi niya sinasagot mayroon o hindi mo sinasagot? Oh, hindi ko sinasagot talaga, ganun. Bakit? Ayoko talaga na, yun, kausap ng mga taong, mga kuhan. Alam ko nang sino, gusto ko lang makausap, siya lang talaga, ganun. Oh! Tunay yan! Oh. Gusto ko, ikaw lang talaga, mami. Alam mo naman na, ikaw lang talaga gusto ko makausap. Ganun. Wala guys, yung pagiging pagbibitiw ng mga salita ni Panday, no? Ito na yung way na nagpaparamdam na siya kung ano talaga yung feelings niya para kay Kian. Hindi po siya ibig sabihin na torpe dito. Talagang vocal nga niya itong sinasabi on cam. But actually, may mga times talaga na need nilang i-keep yun, para lang din sa kanila. So, hindi na po natin yun aalamin kung ano man yun, guys. Mas maigi pa na maging happy pa rin tayo para sa kanila. Diba? Yun na namang maganda. Supporters naman talaga. Support lang tayo. Go on with the flow. Kung ano man mayroon makikita natin sa kanila, just keep it na lang and be happy always. Dahil ikaw lang. Iba kasi mami tayo eh. Parang, iba na kasi, kahit hindi natin sasabihin, parang nag-gates na natin, parang... Yes! Alam mo yun, parang... Diba, yun ang ibig kong sabihin, guys. Every time na may video call silang dalawa, yung mga tapon na salita ni Panday on the spot yun, diba, galing sa utak talaga. Tapos, kina-catch up agad ni Miss Kian. Kaya it means, yung mga dalawang taong nag-uusap na yun, even sa utak nila na alam na nila kung ano yung mga bibitawang salita nila. Kaya... go talaga sila dito sa kanilang pag-video call as friends. Talaga na
swak na swak sa mga manonood. Kuha nila guys eh, yung mga pagpapatawa, yung maging seryoso, yung pagiging malungkot sa buhay. Nandiyan na lahat eh, kompleto sa Ricardo sa nga ikang ano, na dito walang tapon sa kanilang pag-uusap. Kaya lahat tayo napapanganga, napapatawa, at napapabilib talaga always sa kanila. Pero may connection lang yung utak natin. Yes, may connection. Kapag nakakausap kang iba, ano nararamdaman? May connection sila sa utak nila. Divided? Ha? Pag halimbawa may... Wala. Pag may nakakausap kang iba, bukod sa akin, ano nararamdaman mo? Good questions. Wala eh. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Ganun siguro. Oo. Oh. Hindi, parang hindi ako komportable, ganun. So sa akin ka ako komportable. Oh, parang kasi nyo, komportable tayo eh. Kasi yung... Compatible. Parang may connection na talaga yung utak natin kahit hindi natin sasabihin. Oo nga eh. Parang nag-gets na, ganun. Nag-gets na agad. So weird. So weird. Crazy. So weird. Yeah, that's crazy. That's crazy. Kaya nga, poswerte namaan. Pag tayo yung nag-usap, parang iba. Kasi yeah, diba dati, dami ko naman nakakausap. Pero nung nakausap na kita, tumigil na ako. Parang din ako naghanap ng iba. Yun ang tinatawag na stick to one. Diba? So, yun ang pagiging, yung motivation nila sa kanilang pag-video call. Yung dalawa sila na tayo naman dito, ay nandito, lagi nakatunganga sa kanila, nakakatawa. Lahat ng mga napapag-usapan nila guys is may connection, may puso, may laman bawat salita nila. Kaya lagi ko yan sinasabi na go on with the flow kung ano man nakikita natin sa kanila, kung may masaya, malungkot. Ganon din po tayo kasi nga napi-feel natin kung ano man yung napi-feel din nila. Kasi damdam natin yun eh as supporters eh. Kasi nandoon na tayo nakafocus sa kanila. Kaya ito yung masasabi ko sa buong video call na nila. Ito yung pinakamasaya. Lahat yung nerve natin talaga napapaigting eh. Kaya yun talaga ang maganda dito sa kanilang tandem na to. Kaya maraming salamat po talaga dito sa inyo na nakasubaybay sa kanilang mga video call series na yan. Kaya guys, maraming salamat po na hanggang dito nakaabot ka sa aking reaction video. Maraming salamat sa iyo kaibigan. And of course, magpasalamat din ako sa dalawang tao na sinusubaybay ako, si Mr. Panday and Ms. Ann Monsalve. Kaya, thank you so much sa inyong dalawa. I hope masusundan pa yung mga video call niyong dalawa at ibigay niyo pa sa amin din yung kasayahan na yan. Dahil nga, ito na yung nagpapasaya din para sa mga taong nalulungkot katulad namin na malayo sa aming family. Kaya, thank you so much guys sa panonood. Stay safe always and God bless you all. Bye!